So gawa tayo ng mabilis ng video. So change oil tayo. Ito yung filter. Then ang gagamitin ko is Delagold. Ayan. Okay. Okay, so nandito. So nandito tayo sa ilalim. Okay, andito yung ayan, yung nut, yung bolt. Tapos ito. Okay, so parang din natin kailangan ng extension. So ang gagamitin natin is 14mm na socket. Okay. So after maluwagan, okay, lagay mo yung pagsahod mo. Lagay mo yung dahan-dahan, walang bubuksan yan. Okay, medyo may konting diin para at least pakontrol mo pa rin. Tapos dapat may pansahod mo para doon tumagas yung langis. So habang pinapatuloy sa ilalim, buksan nyo rin to para mas mabilis. Ayan. Okay. Mas mabilis tumuloy yung langis. Kung sakaling wala naman kayo gagawin, siguro mas maganda overnight. Okay. Make sure pala na walang naiwang gasket. Okay. Mukhang naman wala. Tapos, syempre gamit yung basahan nyo. Medyo natuyo-tuyo na yan. Punasan nyo yung gilid nyan. Okay. Yan. Para sa mga baka may mga debris. Kung wala na, sige, patuloyin lang muna natin. Kung wala pala, kung hindi pala kayo huli nag-change oil nan, at hindi hand-tight yung kabit nyo, gamit kayo nito. Okay. Pampalit ng yun, pagtanggal ng oil filter. Okay. So meron niya sa Shopee saka sa Lazada. Oil filter wrench. Itong tatlong ipin. Yan. Kasi adjustable yan. Okay. Kahit ano size pwede. Okay. Kapag okay na, yan. Ay, yan. Pumalag-lag. So kabit natin to. Yung bagong oil filter. Okay. So syempre, gagawin natin dyan is yan, hand tight lang. Okay, hand tight lang. Okay. Okay. So binabalik ko na rin yung yan, yung bolt. Dito hindi pwedeng hand tight ah. Higpitan nyo yan. Okay, higpitan nyo yan. 14. So ngayon kung mahigpit na yung oil filter saka yung drain plug natin, pwede tayong sali ng langis. Okay. So sa akin ay 3 litro. Okay. Okay. So meron pa ako pangalawa and 3. Kalat eh. Okay. So nakapagsali na tayo. Okay na. So ngayon ang gagawin na lang natin is papastartin na lang sa sakyan. Check natin yung level nung langis, kung okay ba yung level ng langis. Okay, pero dahil manual, alam mo naman yung ano, level nito, so pwede rin hindi na, pero dapat lagi ang routine natin is after nito mag change oil, pa start then check yung level ng langis after mag start siguro mga at least mga 3 minutes na naka start okay, para lang mag circulate yung langis. Okay, yun lang, and thank you so much. Okay, so last is checking na. Okay. So tanggal to, rasan natin gamit ang basahan. Ayan. So pagtapunasan na natin, check ulit. Okay. After that, tingnan natin kung ano level. Okay. So mukha naman kung okay yung level. Kita niya ba? Okay. So, ayan na. Yun lang. And thank you so much.